guys, shout out sa lahat. Thank you po sa lahat ang nakasubaybay sa akin. Taos puso akong nagpapasalamat sa inyo. Ngayon gabi, tunghayan po natin ang buhay ni Emily. I'm sure na makarelate tayo bilang isang ina. Lumaki si Emily ng nag-iisang anak at wala na siyang ina. Pangarap ng tatay niya na makapagtapos siya. Hindi pa nakapagtapos si Emily ng kolehiyo, is nabuntis siya ni Romel na ginampanan naman ni Mike Tan. Si Emily is si Rochelle Pangilinan. Nagalit ang tatay niya. Makalipas ang 5 buwan, nanganak ito si Emily ng premature. Sa kasawaing palad, is nawala yung baby nila. Ikinalungkot yun ni Emily. Pero kinausap siya ni Romel na siguro hindi para sa kanila yung baby nila at kailangan niya magpakalakas, magtapos sa pag-aaral at magpakasal sila. Lumipas nga ang ilang taon ay nakapagtapos na si Emily ng kolehiyo at yun ang ikinakatuwa ng tatay niya. At buntis na rin si Emily sa 2nd baby nila. Sa 2nd pagkakataon ng pagbuntis ni Emily, 7 months old, is nanganak na naman ito si Emily ng premature. Lubos na kinalungkot at ikinigalit ni Emily na kung bakit, kasi sa 2nd pagkakataon is yung baby nila is hindi naman nag-survive uli. Hanggang sa kinitil niya yung buhay ni Emily. Hindi yung naging nagtagumpay kasi nga nadala siya ng asawa niya sa ospital. Kahit sino naman siguro, malungkot ka talaga sa nangyari kay Emily. Si Emily ay may sakit na incompetent cervix. So ano nga ba yun? Pag mayroon tayo yan, especially na sa atin mga kababaihan, mahirap po magkaroon ng baby pag mayroon tayong incompetent cervix. Mahirapan tayo sa pagbubuntis. Mayroon naman chance, yun nga din, kailangan natin mag-ipon ng pera. Kasi nga, napakamahal ang mga gamot para kumapit yung baby. Kaya, grabe. So, makalipas na naman ang 5 taon, nagbuntis na naman ito si Emily ng 3rd pagkakataon. At yun din, yung pagkakataon na yun, is nawala na naman yung asawa niya ng trabaho. Hanggang sa, nagtatrabaho ito si Emily sa isang company. At mayroon siya doong close na tinatawag niya na nanay-nanay niyang Nora. Gawa nga ng napakamahal ng gamot at kailangan ni Emily ang gamot na yon para kumapit yung baby nila ng 3rd pagkakataon dahil hindi na niya matanggap pag nawala yung baby nila, kailangan nila ng pera. Kaso nga lang, wala silang pera. Kasi nga, nawalan si Romel ng trabaho. Para mabuhay at kumapit yung baby nila, umutang ito si Emily sa companies, sa lending nila ng kalahating 1,000,000 pesos. At bukod dahil nakakaalam, yung manager ng company nila na si nanay-nanay Nora niya, kasi nga lihim nila yun na sila lang nakakaalam kasi nga hindi naman daw inaano dun sa company nila. So, naging okay naman yung pagbubuntis ni Emily at yun nga, nailuwal niya yung anak niya ng maayos. Hanggang sa isang araw, kasi nga, di ba, may baby na sila, nag-survive na yung baby nila, is may dumating na pulis. Hinuli ito si Emily sa kasong pangnanakaw ng pera. Kasi nga, walang kalamalam yung asawa niya na si Romel na yung pera na pinanggastos nila doon sa pagbubuntis niya, ay yun yung pera na kinuha niya sa lending, sa company na pinagtatrabahoan ni Emily. So agad yung nagalit yung may-ari ng company at pinatawag ito si Emily at kailangan niya talaga pananagutan yung kasalanan niya at makukulong siya. Lubos na iyak ng iyak itong si Emily at nakiusap sa may-ari ng company, pati yung nanay-nanay niya, tinulungan na siya. Kaso sinabihan ng may-ari yung nanay-nanay niya Nora na huwag nang tumulong pa kay Emily kasi kung tutulong pa siya, baka idamay pa siya sa kaso. Nakakaawa talaga si Emily.
hanggang sa hindi na siya mapakali kasi nga gusto niyang takasan yung kaso kasi hindi nga nakikinig na yung may-ari na sa pakipag-usap niya na ginawa naman niya yung pera na yon kasi nga kailangan lang niya mabuhay, kumapit yung baby niya kasi nga 2 times na siya nawala ng baby. Pero hindi nakinig pa rin yung may-ari kasi umabot na ng 600,000 yung pera na nautang niya kasi diba syempre yung mga interest pa. Nangako si Emily na ikaltas niya lahat kung magkano ang interest ng kukunin basta lang huwag lang siya ipakulong. Pero nanindigan pa rin itong company, yung may-ari, na talagang ikukulong siya. Kaya no choice ito si Emily kung hindi takasan niya yung problema niya. Kaya mabuti na lang dumating ito si Romel at kinausap siya ng maayos. Pero hindi pa rin si Emily nakinig. Sinabihan siya ni Romel na nung ikay, kung yung ginawa mo dati is hindi siya nagagalit. Ngayon nga, hindi nagagalit si Romel at iniintindi siya kasi nga para mabuhay nga yung baby nila at kumapit. Tapos ngayon, tatakasan mo yung kaso na yun. Hindi pwede yun, kailangan harapin nila. At tama naman talaga si Romel. Hanggang sa nagdasal itong si Emily na sana pumayag yung may-ari na mayroon pa naman sigurong ibang paraan na hindi siya makulong. Lahat gagawin niyo ni Emily, huwag lang mailayo sa anak niya. So isang araw nga mga kazay, sabi ko na nga, si God is napakabait talaga. Pinatawag siya ng mga board members doon, saka yung may-ari, yung attorney, na mayroon silang kasunduan na hindi nga siya makulong, pero sa every month, magre-report siya doon sa opisina, doon sa ano, na yun, magre-report siya, pero hindi siya makukulong. Para lang hindi mailayo siya sa anak niya. At yun naman is ikinatuwa ni Emily. So, lesson learned dito sa lahat, no, mga kazay, no? Bilang isang ina, ako din is hindi rin madali ang pagiging ina. Kaya dapat kung gustong magkaroon ng pamilya, pag-isipan mo na, lalo na dun sa mga wala pang anak. Alam ko na marami din mga babae na gustong magkaroon ng anak pero hanggang ngayon hindi pa rin sila pinagkalooban ng baby nila. Kaya ang masasabi ko lang is magtiwala lang kay God, magdasal at kung sakali man na mayroon tayong katulad yun na mga abnormal na mga ano sa atin, so mas maganda yun mag-research tayo para maliwanagan. Magdasal lang kay God kasi alam ko, kasi nangyari din yan sa akin, alam ko si God is nandyan lang sa atin. Kailangan lang talaga natin magtiwala, magdasal sa Kanya. At of course naman, is kailangan din natin sa sarili natin na ipakita natin yun na sincere din tayo sa mga ginagawa natin. Kasi nga, madami din talaga na dumanas ngayon na kahit lahat ginagawa na hindi pa rin sila pinagkalooban ng anak. So yan lang muna mga kazay. Salamat po sa lahat ng nakasubaybay sa akin. So happy weekend everyone. Bye bye.